marami na naman po ang mga deboto na nagbibigay ng oras at nagsasakripisyo para lamang makapunta sa Quiapo, Maynila. Kaya naman ang tamang seguridad para sa kanila ay napakahalaga. At para bigyan tayo ng update tungkol dyan ay makakasama po natin si Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Kasama ko po dito si Diane Kerer. Magandang umaga po. Yes ma'am, sir, magandang umaga po sa lahat po ng ating tagapag-ilig. Opo. Alright, sir, magandang umaga po. Diane Kerer po ito with Chiatienza. Sir, sa ngayon po, kamusta po ang lagay po ng seguridad ng mga deboto po, kaugnay na rin po ng Translation 2024? Opo, yung nasunod po yung ano natin, yung deployment natin, sa expected talagang marami po yung pumunta, no? But we deployed more than 15,000 dito po sa buong ruta. Kasama rin po dyan yung dalawang location po natin. Dyan po sa Pahali kanina sa may Quirino Grand Slam, tsaka dito po sa Quiapo. Mm-hmm. Opo, ang observation po natin, medyo mabilis po ang takbo ng andas. Opo. Ano, so nakatawid na po ng Tap Ayala. So papunta na po ito sa may San Marcelino, moving na po ito. At nandoon naman po yung mga pulis natin. Ang nagiging role ng pulis natin dito ay kini-clearing po yung dinadaanan po ng Masareno. Kasi pagka ganito po, sinasalubong, may mga vendor, may mga hindi po natin maiwasan, mga makukulit, yun po yung role natin, kine-clearing po. Opo. Okay. Colonel, ano po ba ang mga hakbang na ginawa po ng inyong puwersa upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa pista ng itim na Nazareno, aside from yung mga na-mention nyo po earlier? Yes, ang una pong, ang talagang isa pong naging mahalaga po rito ay yung panawagan po sa mga pinagbabawal. Pangalawa po, yung sa tulong na po ng media po, katulad po ninyo, naipaputing po rito sa ating mga kababayan yung mga request natin sa kanila. Kung sakali po, huwag na po sumali yung mahina po yung katawan. At kung sakali naman po na sila po ay sasalang po doon sa prosesyon, dito na lang po sa malalawak na kalye. Tapos, ang isa po pong nakatulong po dito ay yung pagtulong po sa amin ng mga force multipliers natin. Nasunod po ang pinag-usapan na ang IHOS po ang mangunguna at sasaway na rin sa kapwa po nila deboto at hindi na po ang kapulisan para wala pong conflict. Mm-hmm. Colonel Ibay, sabi niyo po kanina ay maaga nga po ano, nagsimula yung translasyon sa taong ito. So far po, as of the moment, wala pa naman pong naitatala pong mga nasugatan o kumbaga naka-experience ng isang accident dahil nga po siksikan po yung mga tao. Sir, and kamusta po ang monitoring natin? Wala pa po ako nakuha ng exact data kasi sinisikot po muna namin yung daanan. Now, at hindi po maiwasan, ano, meron na po dyang mga hinihimatay. I just don't have the data right now. Pero sa ganito pong klase, high density po na gathering at high, ano, siksikan po at ganito pong klaseng panahon, hindi po mawawala na meron pong masusugatan o sisikip ang paghinga. At kinukuha pa lang po namin yung data. Okay, sir. Okay, Colonel, opo, na-mention nyo nga po kanina na marami namang naka-deploy ng mga force multiplier. Pero aside from that po, ano pa po ang inyong plano para maiwasan po ang anumang insidente ng kaguluhan o paglabag po sa seguridad, lalo na't maraming tao ang inaasahan at aasahan pa na dadalo sa prosesyon na ito? Yes, katulad po rito sa simbahan po ng Quiapo, isa lang po ang entry natin. Entry natin, tapos dito lang po sa Villalobos, sa Plaza Miranda. At ang exit po natin ay dito po sa gilid ng simbahan, sa Quezon Boulevard, tsaka sa Carriedo. Mm-hmm. Ito po, malaking tulong po ito, no? Kasi one entry lang tayo, multiple exits. Pagkatapos po nilang magsimba, hindi na po sila magkakasalusalubog. Mm-hmm. Naiwasan din po natin dito yung sobrang siksikan sa loob ng simbahan. Siyempre, yung mga nagtitake advantage po ng mga kababayan natin, yung mga pagsamantala, yung mga mandurukot. Dito po kadalasan nangyayari po ito. Mm-hmm. So, kumbaga maganda po yung traffic, no, ng mga taong pupunta po doon sa Quiapo Church. And I understand, parang nilagyan nyo rin po ng X-ray, ano po, doon po sa entry yes, point. Yes, request po ng simbahan yun, lahat po ng papasok. Meron tayong X-ray machine. At yun nga, marami na pong nahuhuli na may mga dalang mga balisong, mga maliliit na mga pointed objects, sharp objects.
kinukumpiska po natin yon. Mm-hmm. Kaya inuulit pa po namin siya, hindi pa po nakakapagsimba, huwag na po tayo nang magdala ng mga bagay na pinagbabawal, ano? Lalo na yon, baka bawal po baril, may gunpad po tayo, baka mamaya mahuhuli po sila kahit lisensyado po yan, pag dinala po rito, may violation po kasi meron po tayong existing na gunpad. Okay. Opo. Okay. Colonel, ano-ano po mga koordinasyon at pakipagtulungan po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, yes, upang matiyakang maayos na pagpapatupad po ng seguridad ngayon sa posisyon? Opo, itong mga nakalangang dalawang buwan, wala po kaming ginawa kundi magkaroon po ng coordination meetings, lalong-lalo na dito po sa patungkol po sa mga emergency services po natin, yung mga medical services. Kasi malalapakalaking tulong po rito yung mga volunteers po natin. Mm-hmm. Ito po yung mga naka-assign sa mga kada segment, kasi may 11 segments po tayo. Bawat segment po, meron po mga medical and first aid stations dyan na immediately nakakapag-react po kung sakaling meron pong medical emergencies. So yun po ang isa sa mga naging objective po namin. Kasi kapag sa security naman po, sa security na personal security, ay nag-request na rin po kami sa Police Regional Office 3 at 4A, nagkaragtagang pulis, kasi hindi po kakayanin ng Manila Police lahat ito kung sakaling sabit po manggagaling. Mm-hmm. Ayun po ang naging pagkahanda namin para dito po sa traslasyon. Mm-hmm. So Colonel Ibay, kunwari meron po tayong kababayang medyo nahihilo o kung baka po nasugatan o kaya nabubog po dahil marami nga nakapaaren dun sa prosesyon, ano po yung pwede po nilang gawin? Saan po pwedeng pumunta po, sir? Ito po naman kasi sumasabay po yung mga first aider natin eh. Nakasabay po yan yung mga first aider natin sa prosesyon o sa traslasyon. Itataas lang po yung kamay nila at makikita na po yung kapwa deboto na rin po ang humihila sa kanila papunta sa site kung saan po nandun na po yung mga first aider natin. Ang first aider po natin sumasabay po yan by segment. Pag natapos yung kanilang segment, meron naman pong kasunod o kahalilis na panibago na lang first aider. Ganun po kadalasan yan. Pagka meron ka pong nasugatan ka, itatabi ka po kasi ilalabas ka ng kapwa mo deboto at doon na ka napupumpuntahan ng mga first aider po natin. Mm-hmm. Colonel, so far po sa mga nakikita niyo po ng mga nag-attend ngayon, marami po bang mga batang sumama rin kasama ng kanilang mga magulang? O more or less puro yes, mga matatanda po? Lalo na po sa may pahalik. Mm-hmm. Sa may pahalik po, doon po nakita namin yan yung mga senior citizen natin, meron din mga PWD, meron din mga bata, meron pong mga kababaihan. Karamihan po dito, doon po sila sa pahalik nagpunta sa may Quirino Gadsden. Opo. Okay. Colonel Ibay, meron na ba kayong estimate ng mga debotong umattend po sa Traslasyon 2024 as of today or this time? At saka sa inyo pong tansya, Colonel, mga gaano po tatagal itong prosesyon hanggang sa makarating po yung Andas sa Quiapo Church, sir? Siguro ang minimum po namin dito, kung sinusundan natin to, yung 16 hours na binabanggit natin, pero ngayon po siguro ang nag-sumali na po sa prosesyon mula po kanina sa may Quirino Grandstand, mga estimate po namin dito is mga 600,000 na po. Wow. Simula po nung simula po hanggang dito, pakarating po dito sa may bandang Ayala, mga 600,000 na ito. At hindi pa po tayo nangangalahati sa mga ruta natin. Opo. Okay, so tama po ang tansya nyo, sir, mga magtatagal 16 hours po itong prosesyon? Sa takbo po nito, kasi ang ano po natin, estimate natin, nire-refer natin po doon sa 2020 na data natin. Hindi po saan mga nakaraan. Sana itong ito pong 2020, 16 hours po yun eh. So, the rate that the procession is going on, siguro po ba ganun din po ang aabuti nito. At least, 16 hours. Ay, Colonel, kanina umaga po medyo umaambun po. Ngayon, kung let's say tumuloy nga po to at talagang lumakas ang ulan, usually po ba, ito po bang mga attendees po medyo nababawasan o ganun katinag ang kanilang pananampalataya na talagang tatapusin nila hanggang dulo kahit na malakas ang ulan? Sa tingin po namin, hindi magbabago.
Kasi iba po yung pagkasabik po nila dito. Mm-hmm. Dito sa pagbabalik po ng translasyon. Mm-hmm. Opo. Kasi nga naman ano, tatlong taon din yung inantay nila eh, kasi dahil nga po sa pandemya. At saka ngayon bago yung ano yung andas ano, Colonel, mukhang nakatulong yung parang hindi na po pwedeng sumampa yung mga deboto. Opo, parang opo, nagpabilis ito dun sa prosesyon ano, sir. Tama po kayo, mas na-lessen po yung sumasampa. Siguro nakakonsentrate na po sila sa lubid at hinihila na lang po. Kaya medyo may bibilis po yung takbo nung andas o yung carriage. Mm-hmm. Okay, sir. Ano na lang po yung inyo pong mga mensahe pa sa publiko na sasama pa po sa traslasyon sa taong ito? Ano po yung inyo pong mga karagdagang paalala? Go ahead po, sir. Opo. Yung pong, alam niyo po, kagaya po nito pa umuulan-ulan, yung pong kung sakali magdala na lang po tayo ng ating mga raincoats, no? Yung clear. Pero inuulit na lang po naming paalala, huwag na po tayong magdala ng mga bata, no? Lalo na ngayong umuulan, ano? Yung may masama po pakiramdam, huwag na rin pong sumama kasi napakadami po tao at siksika na tulakan, ano? Baka mahirapan po sila para less po magiging mga medical emergencies natin. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin kung ano ang mga kasalukuyang lagay ng seguridad para sa pista ng Itim na Nazareno. Police Colonel Arnold Thomas Ibay, muli maraming salamat at ingat po. Opo, maraming salamat.